sa aking pamilya, mahal na mahal ko po kayo. Masakit man po sa kalooban, naiwan ko kayo sa matagal na panahon. Ay ginawa ko po ito upang mas higit na maialay ang aking sarili kay Kristo. Nagawa ko po iyon dahil na rin sa inyong mabuting halimbawa sa akin, sa inyong pagmamahal at paglilingkod sa ating pamilya. Palagi ko pong idinadalangin, nawa, sa pamamagitan ng kanyang awa at ginawa nating paghahandog at pag-aalay na ito sa Diyos balang araw. Maging kapalit nawa nito'y buhay na walang hanggan sa langit para sa inyo, para sa ating pamilya, para sa lahat ng taong aking ipinagdarasal. Maraming salamat po sa pagmamahal. Ang ating pagdiriwa ngayon na ordinasyon ni Reverend Jervy David ay isang biyaya ng ating jubileo. A gift and a grace of the jubilee. Hindi maaaring maganap ang pagdiriwang na ito kung wala si Loreto at si Annabelle, ang mga magulang ni Reverend Jervy. God has conceived a plan to magnify His kingdom, and so He lovingly chose Loreto and Annabelle to be the channel through which the Lord's plan can be brought to fruition. At doon nangyari ang paglilihi kay Jervy sa sinapupunan ni Annabelle. The mystery of God's creation. May naghasik ng mabubuting binhi sa iba't ibang uri ng lupa. Mabuti ang mga hasik na iyon sapagkat kahit napakamahal ng mga binhi na meron siya, ay niloob pa rin niyang ito'y ihasik hindi lamang sa matatabang lupa, kundi kahit sa matinik na lupa, mabatong lupa, at sa lupang nasa daan. Nagtiwala siya na kahit na sa hindi karapat-dapat at pinag-uubrang lupa lamang ay maaari pa rin umusbong, lumaki at mamunga ng sagana ang mabuting binhi na kanyang inihasik. Ang mabuting mga hasik ng binhing iyon ay si Kristo. At ako, hindi naman matabang lupa kung tutuusin. Marami akong kahinaan, kapintasan, pagkukulang para akong lupang pinag-uubra ni Kristo. Gayunpaman, sa kanyang kabutihan ay pinagkatiwalaan at hinasikan niya pa rin ako ng binhi ng bukasyon sa pagkapari. Dalawang buwan na ang nakararaan mula nung ating pinagdiwang ay ka-anim na put taong anibersaryo ng pagkakatatag ng ating diocese. At totoo naman ng araw na iyon ay punong-puno na ginintuang alaala ng mga taong lumipas may dalang mabuting balita na kung saan ay naging malinaw sa atin ang maalaala na mapagmahal na presensya ng Diyos sa ating paglalakbay sa ating buhay. Ang mabuting balitang ito ang siya nagmulat sa atin at nagbukas ng ating kalooban upang tanggapin at pagyamanin ang dakilang katotohanan na kailanman ang Diyos ay hindi tayo pinababayaan. Mahal tayo ng Diyos. At this particular point, keep repeating quietly in our minds, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Is this powerful truth that will take hold of our minds and our hearts, that will accompany us in our journey. Na nung tayo'y binuo sa sinapupunan ng ating ina sa pamagitan ng ating mga magulang, kilalang kilala tayo ng Diyos. At ang pumapagit na palagi sa pagkilala sa atin, pagmamahal na nilikha tayo ayon sa kanyang pagka-Diyos at tayo ginawang mga anak. The moments of quiet are necessary and very helpful in order for us to grasp, to take hold of the unfolding mystery of God's salvific love. Iba ang pamamaraan ng Diyos. It's a constant unfolding of the truth of His loving us unconditionally.
but we have to be attentive. That kind of attentiveness wherein we have to learn to listen with a heart so that there in our hearts we would feel how God touches our lives, proving to us that from the beginning of time, He loves us. The role of the priests. Ito ang ordinasyon ngayon natin gagawin. To sanctify, to teach, and to serve. Na hindi malayo sa itong kampanin ng bawat binyagan. Pero sa araw nito, ikaw mismo ay tatalaga, Reverend Chervy, to sanctify, to teach, and to serve. At napakaganda naman na ito yung nagsilbing tema para sa ating taon ng jubileo sa ating diocese. Pagpapabanal, pagpapahayag, at paglilingkod, isang bayan na nakalaan sa Diyos. The simple rites that we have in this celebration helps us understand they are living symbols for us to be able to have a grasp of what's taking place, what's going on. Upang bawat simbolo, bawat buhay na sagisag sa mga sakramento at lalong-lalo na dito sa sakramento ng orden ay makita natin at lalo na para sa iyo, Reverend Chervy, na ikaw hinirang ng Diyos. Na ibig sabihin, you're consecrated for His purpose. Doon lamang. Pero doon, ibig sabihin, buksan mo ang iyong mga mata. Buksan mo ang iyong isip. Buksan mo ang iyong puso upang tingnan itong mundong ating kinalalagyan. Diyan ka isinusugo ng Diyos. Kung ngayon, sa iyong kaba, hindi mo alam kung matutupad mo ito, kung ano mangyari sa iyo, that particular instance of your being worrisome, pagpapabanal ito sa iyo, pagtuturo sa iyo ito, at paglilingkod sa iyo ng Diyos, upang sa gayon, doon palagi mangyayababaw ang ating pasasalamat sa Diyos. Gayon din sa kanyang nanay, sing nanay tatay, si Loreto at si Annabel, ano na mangyari sa amin, wala na iyo kayong anak. Pero doon sa iyong pagtatanong, pagkakataon ng pagpapabanal, pagpapahayag, at paglilingkod. Dahil doon mo nakikita sa pagpapabanal, Panginoon, I don't know what's going to happen with us, but I trust you. Ikaw lamang dahilan kung bakit ang anak kong ito ay magpapari. At salamat na kami rin naging bahagi sa pagsasakatuparan ng iyong plano. Pagpapabanal. Pagtuturo ay yung pag-ako ninyo. Marami kayo marinig sa mga, bakit ka isa-isa mong anak, dadalawang anak mo, ibinigay mo pa yung isa. Pero it's sinasabi ninyo, alam niyo, tugon niya yan sa Diyos. Doon sa pagbibigay paliwanag, yun, pagpapahayag. The proclamation that indeed you've experienced God real in your lives. You're having granted Him that permission to be a priest. Paglilingkod sa simbahan. Ito, minamahal kong kapatid, nais ko gamitin ang pagkakataong ito, dakilang pagkakataon upang unawain natin ang kahulugan na ating binyag. Dahil yung ating ninanais na pagpapanibago sa mundo magsisimula sa bawat isa sa atin. May problema ka sa anak mo? Ito'y pagkakataon ng pagpapabanal. Marahil hindi mo na sa anak mo, sa'yo, pagpapabanal na akuin mo itong misyon mo bilang nanay at tatay, gabayan ng iyong anak. Pagpapabanal. At ang itinuturo ng hamong ito, patunayan mo ngayon ang iyong pagpananampalataya sa Diyos. Na alam mong napakahirap nitong anak mong ito na pasaway na roon, Panginoon, gagampanan ko ang aking papel bilang nanay at tatay. A proclamation of the truth. At yung pagsusumikap na ito ay isang paglilingkod sa simbahan. Whoever wants to please both the world and God leads him or her to the most unhappy life. Akit ng mundo o yung tawag ng Diyos. Kung hindi pa natin, when we have not made up our mind that everything for the Lord at naroon palagi, we live a very unhappy life. When we look at someone doing the will of God, he is crazy. That's the standard of the world. But if we try with all humility that only in God everything else matters, then that makes the difference. Say yes to the Lord and live up to what it means to become a disciple of the Lord. We know that we might fail, but feel once more the mercy of God.
to regain our strength, to regain courage, to continue taking this path that the Lord has shown us. Reverend Jervy, grow in the love of God. Draw strength from Him in the Eucharist that we celebrate, the same Eucharist that we contemplate, and the same Eucharist that we prophetically proclaim, in order that you may be able to carry out that beautiful mission together with the people of God to teach, to sanctify, and to serve. With the words of Pope Francis, mission is a passion for Jesus, and at the same time, a passion for His people. Keep that in mind.